Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganun din, minabati natin ang ating kasama ngayon sa Banalimisa, nasa mga tahanan, nakasubaybay sa pamamagitan ng Radyo Totoo at ng ating Facebook Live. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay kahapon, tayo pumasok na sa panahon ng Kwaresma. Tanin nyo ang musika, no? Ang simbahan, iba na, ano? At ito'y pasimula na ng ating paglalakbay itong panahong ito, paghahanda ng ating kaluluwa, no? Paglilinis, pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sana, no? Itong panahong ito ng Kwaresma ay merong gagawin ka ng pagbabagong buhay, pagsisisi, ano? Dapat ay hindi mo babaliwalain ang ganitong panahon, no? Dapat itong panahong ito, no, ay naghahanda ng iyong sarili, no? Nililinis ang ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, tayo'y nagbabalik-loob na sa ating Panginoong Diyos. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito si Jesus, no? Siya, sinabi sa kanyang mga alagad na siya'y dadaan sa matinding pagsubok, no? Yung physical suffering, torture, no? Hagupit, no? Maraming, sabi siya, siya'y masasaktan, no? At hindi lang basta physical suffering, mental suffering. Siya'y itatakwil ng lahat ng matanda ng bayan, ng mga sardote, ng mga eskriba, no? Matindi ang kanyang suffering, hindi lang basta physical, mental, ano, lahat ay pagdadaanan niya, no? At yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. At hindi lang basta suffering, kundi yung suffering na yan magdadala pa sa kanya sa kamatayan, no? Siya'y magdudusa, maghihirap at magdadala sa kamatayan, execution, ano? Siya'y mamamatay. Ngunit, sabi niya, sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At yung kanyang pagkabuhay na yon ay kailanman hindi na matatalo ng suffering, ng mga mental suffering na yan, physical suffering, sapagkat yan ay panibagong buhay na. No? Hindi na madadaig yan ninuman. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi na madadaig ninuman. No? Wala nang makatatalo dyan. No, ang mga physical suffering, mga mental suffering na kanyang pinagdaanan, lahat, no? At sabi niya sa kanyang mga alagad, kung gusto ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus, no? Ang krus na Jesus ay ganito, dumaan siya sa matinding pagsubok sa buhay at nagdulot sa kanya ng kamatayan, ngunit siya'y nabuhay at nagkaroon ng panibagong buhay. Pero sabi niya sa kanyang mga alagad at sa lahat, at sinasabi ko sa inyo sa lahat, ano, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus. Hindi krus ng kapatid mo, hindi krus ng asawa mo, hindi krus ng iba. Krus mo ang iyong dadalhin, no? Yan ang iyong papasanin, sabi ni Jesus. Pasanin mo ang iyong krus, no? At habang daladala mo ang bigat ng iyong sariling krus, no? Kay Jesus ka susunod, no? Paano ang pagkapasa ng krus? Una, sabi niya, kailangan mong isuko ang lahat ng mga bagay na ikaw ay, ang focus mo ay ang iyong sarili, yung pagiging makasarili natin. So, i-give up mong lahat ang iyong pagiging makasarili. Ibig sabihin, kung ganito, dati ikaw ay, ang focus mo ay sarili mo lamang, kaya ka lagi hanap buhay ng hanap buhay para sa iyong sarili lamang, o kaya ay laging ang focus mo ay sarili mo, no? Laging ako. Laging focus ay ako. No, sabi ni Jesus, sa iyong pagsunod, sa iyong pagkapasaan ng krus mo,
ng bigat mo, ng iyong mga hilahil sa buhay, ano, i-give up mo ang bagay na ikaw ay yung alam mong makasarili, yung ang focus mo ay ang iyong sarili. Marami kang dapat na isuko sa Diyos, no? Sino magiging focus mo ngayon? No? Kung hindi ang iyong sarili, ay di ang kapwa mo ngayon. Sa kapwa na sabihin, itong panahon ng Kwaresma, sa pagpasan mo ng krus, kay magmamahal sa kapwa. Sabi ni Jesus, anong mapapala mo kung ikaw ay nakapagpayaman ng iyong sarili? No? Sabi niya, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa iyong pagsisikap, sa iyong pagtatrabaho, ano? Oo, nakamtan mo ang lahat. Pero ang iyong dignidad naman bilang tao ay napahamak. Ang iyong kaluluwa na may napahamak, no? Oo, nakamtan mong lahat. Marami kang bagay na nabili, marami kang bagay na naabot, no? Pero ang iyong dignidad naman bilang tao ay napahamak, ang iyo namang kaluluwa ay napahamak. Walang kwenta ang lahat, no? Kaya sa iyong pagsusumikap ngayon, ano, isusuko mo ang lahat sa Diyos. Isusuko mo ang lahat sa Diyos. Kaya itong panahon ng Kwaresma, ito ay talagang pagbaling sa Diyos. Ano? Tatalikudan mo ang iyong sariling kagustuhan. Yung mga something na pleasurable sa iyong sarili, tatalikudan mo yan. At ang gagawin mo, ibabaling mo ngayon ang iyong focus ay sa Diyos. Kaya makikilakbay ka sa kanyang buhay. No? I-give up mo ang sarili mong gusto. At ang iyong itutuon mo ngayon ang iyong sarili sa buhay ng Diyos. Kaya ikaw ay maglalakbay. Oo, mahirap yan. No? Hindi yan madaling gawin. Kaya nga, paano mo yan masusustain? Ikaw ay magdadasal. Ikaw ay mag-aayuno. Ikaw ay magkakawang gawa. No? Kaya nga po sa Archdiocese ng Lipa, ngayong panahong ito, may tinatawag kahapon, sinabi ng obispo, una, yung pagkukumpisal. Padalwa, yung alwase. Salitang Batanggenyo na ibig sabihin ay yung mga bagay na alam mong hindi mo na ginagamit, no? Itulong mo sa kapwa mo. At yan ay iniipon ng simbahan sa lasak at yun ang itinutulong sa mga kapatid nating mahihirap. Mga gamit na wala nang pakinabang sa iyo. Marahil ay bago pa, pero wala nang pakinabang sa iyo. Pero yan ay ibibigay mo na ano, sa lasak para naman pakinabangan ng iba pang kapatid nating nangangailangan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito ng Kwaresma, ang ating focus ngayon, tatalikudan mong sarili mong gusto at ibabaling ang iyong sarili sa Diyos.